So yung mga kasyang no, backyard update na naman at ayun, may nagawa na sana ako na update dun sa ating bahay pero yun nga, biglang bumagyo kahapon at naisipan ko na hindi muna i-upload yon dahil nga eh ayun, baka wala rin manood at wala nga mga kuryente yung mga kasyang natin dyan. Tapos ayun nga, ang lakas ng bagyo kahapon, so naisip ko na unahin muna ngayon kung ano yung makikita natin kasi pupunta ako sa binyang ngayon. At bumaha kasi doon kahapon eh, so hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ang yun nga, ang sabi naman sa akin ng parents ko eh hindi naman inabot yung mga pad natin. Pero yun nga, may mga nagbagsakang mga ano, mga sanga ng puno kung ano man doon. So titignan ko ngayon doon at yun yung magiging unang update natin, yung kung ano yung nangyari doon sa ating mini farm. So punta tayo ngayon doon, guys. So yun mga kasang, no, nandito na tayo sa Binyan Farm. At kung makikita nyo, andyan pa yung bakas ng mga putik, no, napalinis na to nila mama itong harapan nila. Pero yung kabilang side eh may mga putik pa rin dahil bakanting lote yan at walang maglilinis dyan. So dito inabot talaga ng tubig to. So halos kalahati nitong kotse na to, kung nandito to kotse na to, eh lumubog siya ng kalahati. Kasi kung mapapansin nyo, mataas tong aming lupa dyan. Mataas yung bahay dito eh, mas mataas kaysa doon sa kalsada. Ang problema kasi yung drainage eh napupuno kaya sa kalsada lumalabas. Ayan, may bakas na dyan ng putik, no. So tingin ko hanggang dyan inabot ng tubig. So ayan, parang kalahati nga ng kotse natin yung tubig, parang ganyan yung level. So kinabahan talaga ako, no, dahil nga lulubog yung ating pond at itong mga motor ng mga kapatid ko at ng tatay ko eh lulubog din, pati yung kanyang e-bike. So mabuti na lang at nung time na mga alas 12 kagabi eh tumigil daw yung pagtaas ng tubig at hindi na masyado umuulan. Kaya hindi inabot, no. Maswerte pa rin tayo at hindi inabot itong mga pants natin, no. Do konti lang naman ang laman nito, eh sayang pa rin. Tapos 'yon, kinuwento nga sa akin ng nanay ko na may bumagsak dito mga to yung ano, to yung branch ng ano diyan, ng mangga diyan. Pero 'yon, nabagsakan tong mga pants natin, pero 'yun nga, tinanggal lang din daw nila. At tingnan ko na lang daw, no, kung may mga nawala. Actually, hindi ko naman bilang kung ilan talaga ang mga isda natin dito, pero tingin ko ay okay naman sila. So ito yung ating mga rancho na pinapalaki dito. Meron tayong mga red white dito na pinapalaki. So yan, medyo lumalaki na sila, no, mga, nakalimutan ko na siguro mga 2 to 3 weeks na sila dito simula nung nilagay natin. So hayaan ko lang sila lumaki muna dyan, no. At ayun, no, tingin ko wala naman nakawala dahil nandito pa naman yung malalaki. At konti lang talaga to, wala tong 30 pieces. So yun, dito naman sa kabilang pool, meron naman tayo dito mga oranda. Yan yung mga anak ng ano, mga breeder ni Mitras Backyard. Yan yung maling batch na hindi pa pala ito yung huli. Meron pa sumunod dito. Pero ito nga isang batch nung na-breed natin doon sa breeder ni ano, Mitras Backyard. So tingin ko wala naman nabawas, no. At tingin ko okay naman yung kanilang mga pan dyan. Walang leak at hindi siya inabot nga ng baha. So itong panda to, may isang piraso lang dito na nagtatago dyan. Tapos dito may 4 na pirasong block na oranda. So ayan, tatanggalin ko lahat yan, no, para ilagay dyan yung mga palalakihin natin na black tie rancho at yung mga oranda pa sa bahay. Pero hindi ko pa naasikaso ngayon. Ito, meron pa akong mga natira dito mga oranda. Kay Mitras Backyard itong mga oranda nito. Tapos ayan, ang grabe, ang dami ng ano, kabomba plants natin dito. Dito ko lang nilagay itong kabomba na to. Tumubo na sila ng tumubo dyan. So ayun, hindi ko muna kukunin yung mga yan. Tapos yun, iniisip kong kunin na itong mga rancho ko dito. Yung malaki, yan, yung mga medyo malaki dyan. Kukunin ko na yan, no, kasi baka umulan ulit. Alam ko may low pressure area na naman na pangalang Queenie daw kung magiging bagyo man siya. Eh wala kasing overflow to. So ito talaga yung pinapaligtas ko kagabi, kaso hindi na rin nagawang kunin nila papa dito. Dahil nga baha na rin sa labas at hindi na nila nakuha. Buti na lang at hindi umapaw yung tubig. At ito yung malaki na to. Tinitignan ko kung anong gender nito, no, kasi kailangan natin ng male. Ang dami ko kasi female na rancho. Pero ang tingin ko eh female na naman, female ka na naman. So yan, itatabi lang natin to at palalaki na natin dahil medyo lumalaki na rin siya. Gagawin natin breeder yan soon. At yun, update ko na lang din kayo dito sa ating mga batsya dyan na mayroong mga guppies. Nag-uwi kaya ako niyan.
Tapos yung swordtail natin dati, ito yung walang katapos ang swordtail. Andito pa rin, meron pa rin tayo. Tapos ito, napabayaan ko na tong ating ano eh, Yamabuki Red Tail. Yamabuki Red Eye na Balloon Molly. Napabayaan ko na, hindi na dumami. So magre-reset na tayo niyan. Ito mga rancho na to, ay iuwi ko na rin sa bahay. Hindi ko alam kung mababenta ko pa ba yan. Tignan natin ang quality, no? Kung ano, ipopost ko na lang sa aking Facebook page. At ayun, no? Subscribe. Follow nyo na aking Facebook page. Meron tayong Hendrix Backyard TV at Hendrix Backyard na official page. Doon ako nagbebenta ng aking mga isda na binibreed. So, ayun. Doon nyo na lang din ako yung message, no? Sa mga gustong bumili sa akin na isda. Alright. Yun lang naman ang update natin dito. Okay naman silang lahat. A few moments later. So yun na nga mga kaasang, nandito na tayo ulit sa bahay at ito yung aking mga kinuwang rancho. Ilalagay ko yan yan mamaya. So ayun, update na rin natin yung ating ano, no, si Kong the Arowana na napakarami nang hihingi ng update. Ano na nga ba ang nangyari dun sa goldfish na binigay natin kay Kong the Arowana, kung kinain nga ba siya? O nandito pa ba siya? So ito na nga yung update, no? Pero bago yun, pakita muna natin ang itsura ng napakaangas na si Kong the Arowana na nag-viral doon sa aking video na hindi niya kinain yung goldfish yun. Pinost ko sa ano yun, sa Facebook, at nag 1 million views agad yon. So ayun, ang dami rin palang nanonood sa Facebook natin. So ayun, sa mga hindi pa nakafollow sa aking Facebook ulit, Hendrix Backyard TV, ayan ang update natin sa ating goldfish na naging tropa niya na yung mga monster fishes natin dyan, at hindi ko alam kung tatagal pa siya dyan o talagang dyan na yan. So hindi muna natin aalisin yan dyan at hayaan na lang natin i-update ko na lang kayo. So sakaling kakainin nga yan, pero tingin ko hindi niya nakakainin yan dahil nga naging friends na sila. At ayun mga kaasang, no, dahil bumagyo, maraming brownout sa Pilipinas, no. So ito, matagal ko nang sinasabi tong device na to, pero yung iba kasi hindi talaga nakikinig. So ayun, namumblema sila at walang oxygen yung kanilang mga alagang isda. So kung balak nyong mag-alaga ng isda o wala pa kayong ganito, bumili na kayo nito. Battery operated pump na pinapagana siya ng D-size na battery. So dalawang D-size yan, pero isa lang pwede na dyan. At nakita nyo naman, para sa masa yung aking ginamit na battery, no. Itong battery na to, tumatagal to ng 2 days. So nasubukan ko na yan talaga magpalobat niyan. 2 days, hindi ka mangamba talaga kahit walang kuryente. Hindi mahihirapan yung mga isda nyo. So kailangan talaga. Meron kayo niyan for emergency use. Meron kayo niyan at hindi kayo kakakaba-kaba kahit walang kuryente. So yun, dito sa babang tank, nandito yung ating dalawang NK line na binigay sa akin ni Samantha ng Dasmariñas, Cavite. So papalakiin ko yan para maging breeder. Tapos itong aking rancho na may dorsal fin, tatlo yan dati, binenta ko yung isa. So yan, may dalawa ako dyan ang palalakiin. So ayan mga kaasa, hanggang dito na lang muna sa video na to. Maraming salamat sa nanood ng aking update. Peace out. Shoutout po kay Cielo Hermoso from Montalban, Rizal. At sa ating mabibilis na mga first commenter, kay Jerome Madera, kay Kuya Jake's Goldfish, at kay Mitra's Backyard.